sa inyo kung ano yung daily routine ko dito sa India. Ngayon, wala yung aking asawa. Nasa company tour siya. So, kami lang dalawa ng baby ko and yung mga in-laws ko. Sa inyo yung labas ng bahay. Ayan siya. Tada! Umulan ngayong araw na to eh. Kaya medyo basa yung labas. Ayan yung balon. Diyan kami kumukuha ng tubig. Yung balon na yan, napakalinaw. And then, yung tubig dyan, sobrang lamig. Parang may yelo pag iniinom. Ayan yung labas namin. Ito yung bahay namin dito sa India. Medyo hindi siya makukunan ng buo sa camera ko. Kasi nasa balcony lang ako. So, ayan yung labas. Okay, it's time na para magluto ng almusal. Ganyan yung mga plato namin dito, tsaka yung mga baso. Lahat stainless. So, I'm going to make the water dosa. Water dosa is made by rice. It's made by rice na giniling. Ito, tsaa yan, tsaa. Yung mother-in-law ko, lagi nagigising yan, alas 5 ng umaga. Hindi ko naman kaya yun, te. Aga-aga, antok pa ako noon. So, ayan siya, water dosa. Gagawin siyang, like, parang ipiprito mo lang siya. Pero, hindi dapat marami ang mantika. Tsaka dapat, mainit na mainit ang kawali. Alam niyo ba, hindi uso yung kape dito. Uso man, pero hindi madalas. Mas madalas ang tsaa. Tsaa yan. Mukha lang kape, pero tsaa yan. Masarap yan. So, ayan na siya, mainit. Applyan ko na siya ng mantika. Ito, tangkay ito ng dahon. Ay, tangkay ito ng saging. Lagi nila ito ginagamit. Lalagyan mo na siya. Sinus ko yung tulog mo ito eh. Pag nilalagay. Lalagyan mo na siya. Oh, sobrang mainit na siya. Pero kailangan mo siyang takpan. Maluto siya within 2 minutes. No. I think 1 minute only because malakas naman kasi yung apoy. So, mainit na yung aking tea at ako'y iinom na. Okay? Ang sarap uminom ng tsaa habang umuulan. Umuulan sa labas. Inom na ng tsaa.
So, luto na siya. Medyo maluto na siya. Gusto niya yung lasa ng dosa kasi meron siyang giniling na niyog din. Yung fresh na niyog. Giniling siya kasama nung sigas. Kaya, ang sarap. Ah! Eh, no! Dirty! Ah! Okay, ngayon, magluluto naman ako ng parota. Ito yung parota. Yan yung isa sa mga paborito ko. Magluluto akong parota kasi dito sa India, nagtitinda rin ako ng parota with adobo. Please, tell down. Tata! Tata! Okay. Okay. Ayan. Titinda ko ng parota at adobo. May order ako, apat. Apat yung order ko. Pero parota lang. Parota lang siya. So, ang parota ko is kada isang parota 7 rupees. Ang 7 rupees ko 100 minus 7 times 4. 7 times 3 21 plus 7 21 22 23 24 25 26 27 28. So 28 minus 100 72. So, kailangan ko magbigay ng sukli. Sanbi! Fifty-five. 67. Kano ba to? 68. This one is 5 rupees. This one 5 rupees. Nalilito ako sa pera nila eh. So, totoo lang, asawa ko kasi yung mahawak ng pera ng benta namin kasi hindi ako, nalilito ako sa pera nila. Tapos lang yung maligo and now sleeping time. At ako naman ang maligo. And then
After Malinggo, maglilinis ako ng kusina. Kasi parang may gera doon. Wala akong lilinis after ko magluto. Alam nyo yan, mamsi, pag nanay, priority is baby. Okay, tapos na ako maligo. At syempre, gising na rin siya. Gising na rin siya. And then, mamayang hapon hanggang gabi, medyo busy na ako kasi yun yung mga oras na dumarating yung mga orders ko. Parota with adobo. Yung parota ko, tsaka may adobo. Yung adobo ko, may kasamang manok yun at tsaka kalahating itlog. Tapos isang parota, 25 rupees. Tapos meron din akong soft lang ng adobo. Tapos parota, 10 rupees. Kapag parota lang, 7 rupees. Malaki-laki din ang kinikita ko sa parota na yun. Kasi, ang parota is nabibili lang namin yun sa isang piraso ng 3 rupees. Ayun. Tapos, yung itlog, 5 rupees. Yung manok, mura lang naman yung kilo niya. Minsan nasa 150. Ina-adjust ko na lang sa hiwa. 150, minsan 180 to 200. Yun yung tinitinda ko. Yun yung pinagkakaabalahan ko. Kasi, sa totoo lang, nabuboring din ako dito. Lalo pag wala yung asawa kong sinitin. Madalas kasi yun nasa tour. Meron siyang tour company. Pero madalas dito yun. Dito siya lagi nagtatrabaho. Kasi nakabase siya sa bahay. Wala lang siya pag may tour company. So, yun yung naging libangan ko magtinda. Dahil gusto ko naman talaga magluto lagi. So, yun yun. Isipan ko lang yun. Sinuportahan naman ako ni Niti. What are you talking, my little prince? Eh! You so cute, huh? Nagpapapansin. You so cute, huh? Pring. Eh, saan din o? I love you. Eh, Sandy, I love you. I love you, Sandy. Eh? Pring. Tolbo niya ako. Gusto rin niya makipag-usap.